Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis. Mayaman na noon si Abram, marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Si Lot, na laging kasama ni Abram, ay marami na rin tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon, ang mga Kananeo at Perezeo ay naninirahan pa sa dakong iyon. Kinausap ni Abram si Lot, "Hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila." Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ng Panginoon at ng lupain ng Ehipto. Nooy hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora, kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod ng kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito'y napakasama ng mga mamamayan, namumuhay sila ng laban sa Panginoon. Pagkaalis ni Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makaaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyay ibibigay ko sa iyo." Lumapit nga si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunuri na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid, kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paninira'y hindi niya naiisip. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kaniyang kaibigay wala siyang maling gawa, hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita, at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta." Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat. Tayo po ngayong linggo ay nasa ikalabing dalawang linggo sa karaniwang panahon. At ngayong linggo pong ito, napakaganda, ngayong Martes ang ating pong pagnilayan ay tungkol po sa Golden Rule o ang ginto ang utos ng Panginoon. Alam po ninyo, ang utos pong ito, hindi lang po ito sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko. Halos lahat po ng mga relihiyon, naunawaan po nila ito. Ang Golden Rule. Ang ibig sabihin, sana kung ano ang hangad mo para sa iyong sarili, hangarin mo rin sa iyong kapwa. Mga minamahal na kapatid, totoo po, walang masama
Nahangarin mo ang lahat ng bagay sa iyong sarili at gayon din para sa iyong kapwa. Katunayan, ito po ang hangarin ng Diyos sa atin. Tayo po ay mapabuti, maging masaya po tayo, maging kontento at maging ligtas. Normal po sa isang taong hangarin ang lahat ng mabuti para sa kanyang sarili. Hindi po yan masama. Yun nga lang, nagiging siyang masama kung ang hangad mo lang ay para sa iyong sarili. Kaya ang bili ng Diyos sana kung paano ang hangad mo ay lahat ng mga gandang bagay sa iyong sarili, sana gayon din ang hangarin mo para sa iyong kapwa. Yun po yung golden rule. Kung ano man po ang magandang gusto mo at napangarap mo sa iyong sarili, sana gayon din ang iyong nais para sa iyong kapwa. Ang sila rin ay mapabuti at maging masaya. Subalit na ang kalungkot sabihin na may mga Kristiyano na parabang iba ang kailang application doon sa golden rule. Sa kanila, negative, na parabang kung ako hindi magiging masaya, damay-damay na, walang magiging masaya. Kung ako napahamak, damay-damay na to, lahat kayo ipapahamak ko. Ito po nakakalungkot ang application ngayon ng golden rule sa maraming tao. Tila ba ang hangad, kung ako ay hindi magiging masaya, wala magiging masaya sa inyo. Kaya nga po, ang naisabihin ng ating pong Panginoon, nawa ang ating pong hangarin ay ang kabutihan ng ating pong kapwa, ng ating sambayanan. Kasi ito po ang dahilan kung bakit po ang isang bansa bumabagsak, ang isang komunidad bumabagsak, ang isang pamilya naisira. Dahil pag may isang taong nakaranas ng hindi maganda, ahangad niya, lahat, wala magiging masaya. Whatever pain I feel, dapat lahat kayo maranasan ninyo yan. Walang magiging masaya sa atin. Damay-damay na ito. Siguro, if we're going to apply that, para po tayong ganyan in some occasions in our lives. That wherever we go, we bring with us, yun pong sabi nga ay, ang term nila ay malas, yung bad luck. Na para bang gusto mo, pag hindi ka maging masaya, wala magiging masaya. Halimbawa na lang po ano, itong nakaraan pong eleksyon, nako, balitang-balita po yun pong bayaran ng boto, bilihan ng boto. Palibasa sabi ng iba, anyway, hindi naman ako magiging mayaman kasi mga politiko, after nilang mag-ako, hindi naman natutup din. Anyway, bibenta ko na yung boto ko at least nakinabang ako ngayon na. Ano, mga politiko lang ang kikita, silang mayaman, dapat ako din. Kaya sige, yung boto ko, ibenta ko para ako din mayroong kita. Kumbaga, ang hangad lang yung kanyang sarili. Ang hangad ay yung kanyang personal na interes. Kung kaya nga po ang dahilan, ang buong bansa napapahamak. Ang buong bansa naghihirap. Ang dahilan, ang hangad ay ang kanyang sarili lamang. O kaya, kung hindi siya magiging masaya, walang magiging masaya. Damay-damay na ito. Ngayong araw pong ito, tayong lahat natanong, ano ba ang hangad mo para sa iyong kapwa? Ano ba ang hangad mo para sa iyong sarili? Hindi masamang hangarin mo ang magandang bagay. Hindi masamang maging masaya. Gusto ng Diyos, ikaw ay maging masaya. Pero sana, iyo ring tingnan, ito rin ba ang hangad mo sa iyong kapwa? Baka naman kasi, para ikaw ay maging masaya, pasahin mo yung kapwa mo. And when you see your family happy, when you see your community happy, when you see your country happy, lalo kang maging mas masaya. Baka kasi we become so focused sa ating personal na kaligayahan. At baka naman ang solusyon para ikaw ay maging masaya, pasayahin mo ang kapwa mo. And then you realize that will make you happy. Ito po ang application ng golden rule. Hindi masamang maging masaya ka personally o hangarin mo ang mabuting bagay para sa iyong sarili. Pero baka naman kasi yung hinahanap mong magandang bagay na ito ay makuha mo kung ang iyong kapwa, ang iyong pamilya ay iyong mapasaya at mapaglingkuran. At tandaan, ang Diyos po ay naglingkod para sa lahat. Hindi lang po tayo ang anak ng Diyos. Ang lahat ng tao, mahal ng Diyos, at ang lahat ng tao, nais pong pagpalain ng Diyos. Sa ating lahat, isang pinagpalang Martes.
through His love.